Pilipinas, kapatiran para sa bayan na naman po, every Monday 7 to 8 p.m. Yes, ako po si Gerardo Sadsad, isa pong manananggol. At kasama ko sina. Ako naman po si Doc Arky De Leon, isang mambubunot. Ako din po, kasama din po ng aking mga nagwagwapuhang kapitapitag ang mga anchors. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Doc Jopi, isa din po mambubunot. Wapo! Wapo! Kaiba yun, mambubunot ha. Okay. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ app sa iOS at Android phone. Live rin via DWIZ882 Facebook page and YouTube channel. Okay. Yun. Tayo din po ay napapanood sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Available na rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari po lamang na iskan ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23. Okay, medyo maganda yung topic natin pero yung ating guest natin ay medyo nahuhuli ng konti because of traffic. Mm-hmm. Siguro, hi muna kay Most Voiceful Ariel Tikayanan. Kararating lang po namin galing Guam, yun, USA. Wow. Kasi nag-attend po kami ng multi-district convention. Oh. Overseas. Nice. Doon nice po ginanap yung multi-district. Congratulations kay Michael Kalyang at saka kay Very Worshipful Marvin from Guam, USA and Saipan, USA. Wow. Yeah, kung babatiin ko lamang habang wala pang ating guest ng may birthday ngayong araw na si Arms Katsola ng Luzon Lodge number, nakalimutan ko yung number, pero Luzon Lodge po siya. Happy birthday po sa araw na ito at lagi po kayong manalig sa Panginoon dahil mahal na po namin kayo at hindi po namin kayo makakalimutan. Oh. Happy birthday! Sa ninang ko sa kasal, Doc Axel Girochi, tsaka yung master ko si Pocholo Loleng, happy birthday din po sa inyo. Happy birthday! Abangan niyo po kami itong October. Baka pumunta po kami sa racing kasi ng MacArthur Masonic Lodge number 18. Sa Mactan? Hindi po. Sa kwan po ito, South Korea. Ay, oo nga. Oo. Yes, yes. Kung saan ako DDGM. Eh, siyempre, i-promote na din natin yung upcoming events ng Pasig Lodge for Honor. Ay, that's correct. Yeah, yung parang... Malapit na eh. Ano ba yan? Hindi siya Oktoberfest, pero more on sa band. Oo. At inaanyayahan namin po kayo. Natin lahat. Oo, inaanyayahan po namin kayo. Lalo na si Doc Jopi, itong pinakamagaling na drummer eh. Isa lang po ako doon, isa lang. Ano bang ginagawa sa Oktoberfest? Ayun, may konting battle, hindi naman battle of the band, kundi display of talents of different kinds of bands. Galing. Actually, yes natin yan, Kuya Jopi. Yes. At Kuya Arky sa susunod. Next week, andito ang Pasig band. At tutugtog din sila ng kahit isang kanta lang. Andiyan ba si Kuya Eugene? Ay, syempre. Ayun, binabati ko nga pala and you're watching Kuya Eugene. Thank you for guesting us next week. I hope you make it. Batiin ko na rin si Jopi sa mare. Yes, batiin ko na rin si Kuya Lito kasi yan ang masugid natin yan. Oh. Lito Padilla from Gabaldon, Nueva Ecija. Yes. Kalads ko po yan sa Pasig. So, medyo bigyan natin ng pahapyaw. Ang guest natin ay isa pong representante ng Taguig. Isa pong dating congressman. Three-termer po siya. Three-termer. So, ibig sabihin na may ginawa. Kasi kung hindi ka makakasecond o more third term, hindi makakaulit. Hindi ka makakaulit. Yes. Oo. And syempre, hindi pa naman election, he will buy for the highest position. Uy. Oo. Kaya sana, good luck at sana makaabot ka dito, Mayor, incoming Mayor, Arnel Serapica. So Arnel Serapica ng Taguig City. Ng Taguig City. Papakinggan natin kung ano yung mga dapat niyang programa o proyekto upang maiangat ang antas ng Taguig. Alam na natin na medyo angat na ang Taguig pero syempre baka maging number one. A cut above the rest of all the cities in the metropolis. Yun. So, pakinggan natin at kung ano yung mga programa niya, mga proyekto niya, at ano yung gagawin niya upang
iangat yung mga kabuhayan ng mga tagigenyo ba tawag noon? Tagigenyo. Mga tagigenyo. Pero siyempre eh, habang hinihintay natin, kamustahin muna natin si Kuyang Arki kasi na-miss ko to. Ayaw nga. Medyo matagal-tagal kaming hindi nakita nito. Sorry. Hindi naman, pero last week nandito si Kuyang Arki. Ah, nandito po siya. Last week, ano ko eh, nasa Cambodia. Last. Ah, very good. Oh, Cambodia. Oh. Kasi ano eh, nag-lecture ako dito. Eh, may mga international lecturers. Mm. Yes. Nakikinig siya sa lecture ko. Sabi niya, lecture mo, your lecture, we need that in our country. So gusto nila ng face-to-face. Hindi, gusto niyang dalhin yung tinuturo ko sa Cambodia. Wow, na ito ay isa na namang tagumpay para sa iyo, Kuyang Aki. So, in-invite niya. Akala ko nagbibiro lang. Last year kasi yun eh. Akala ko nagbibiro lang siya. Tapos bila siya nag-email, we are ready for you. We made an... Gumawa siya ng event para lang sa'yo. Sa akin. Wow, very good. Na nag-invite siya ng International University. Wow, congratulations, Kuyang Aki de Leon. Ng Pati University. Yes. Tsaka karangalan din ng masonerya yan. Kasi pagka nailathala mo yan sa kabung kamasunan, eh, marerecognize yung talent ni Kuya Arki. Napakagaling po. I-celebrate po natin mamaya ng isang bilao ng pansit. Tsaka itap natin yung mga talent ng mga iba-iba pang sa mason para at least pagka nagkumpul-kumpul niya mga yan, eh, marami pang matutulungan. Tama. Anyway, we do charity every time. Kaya gawin natin po ito. Well, congratulations din doon sa Betel. May bagong tatag na pag Betel kasi Job's daughter yun, ano? Yeah. Oo, sa CMT, sa Capitol Masonic Temple. Uy, bago. Oo, bago rin yung tatag ni Kuya Ricky. Ricky Ko, yung chairman natin dito, na Demolay. Yes, sa Rizal. Sa Rizal, Congratulations po sa Demolay na Rizal. Congratulations. Tsaka isa pa pala, baka bago ko makakalimutan, ano, happy birthday po kay very worshipful Lino Manalo at saka kay Clark Villa ng Sultan Lokman 406 ng NCRD. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Baka dito sa ating... kupunan dito sa DWIC, baka pwede niyong paki-flash at mabati rin naman natin yung mga birthday celebration. Yan, For this month, hindi naman for this day lang. For this month. Ayan. Yan. Happy birthday, Congressman Nicanor Nick Briones. Happy birthday! Agap Party List. Yun. Okay. Happy birthday. Baka meron pa. Baka makalimutan, siyempre, nakakayaan. Okay. Binasa. Ang galing, talagang binasa pa. Pero, nakikita nyo ba Kuya Jopie yung nandyan, no? Ay, hindi, kasi nakapokus na ako sa aking camera. Ayokong ma-blink, eh. Hindi ko kasi ako dito, nasa ibang ano naman ako. May bago tayo dito. Pag tumingin ako sa ibang camera, parang pumapangho. Kinimintay ko, diretso na yung ulo ko dapat. Nakikita na rin yung wrinkles ko, eh. Parang kailangan. Hindi, ang maganda kasi yung studio natin ngayon. Kaya ganun. Ang layo na talaga. Okay na yung pixel ba? Yung hindi na. Yes. Very napaka. Alala ko dun tayo sa masikip dati. Ay, masikip. Masikip pero masaya. Masaya. Close na close. Pero nag-gumaganon yung ano, eh. Dati webcam lang tayo. Ngayon talaga ang camera na, no? Congratulations sa DWI. Parang masarap yatang mag-podcast habang parang ganito yung studio natin, ano? Yes. Usap lang tayo, everything under the sun, kung ano lang yung ano. Ano ba ang mga latest na recently, last week? Nag-miss ko na rin yun, Kuya Jopie, yung parang all the way natin. Kahit anong pag-usapan natin, at natutuwa yung mga nakikinig sa atin. Kasi para lang tayo nagkukwentuhan. Ang usapan ngayon. Nababasa ko pa rin yung sa kaloy-kaloy. Hindi na nagsawa. Family issues nila. yung family issues nila na hindi daw tumuhay. Maibalita ko lang sa buong mundo, ano, at sa buong Pilipinas na bukas ay merong rollback ng piso ang gasolina. Wow! Thank you. Ang diesel, kaya medyo... Sa mga motorista. Kaya po... Bumababa na ulit. Magkarga na po kayo ngayon dahil bukas may rollback mo ng alas 10 ng umaga sa ating bansa. Wow. Sayang din yun, eh. Piso. Bago mag-roll up. Sayang yung piso. Huwag naman muna. At least maranasan muna natin yung medyo mas mababang ganito. Kasi, siyempre, yan yung ano natin. By the way, ang kapatiran para sa bayan, malapit nang
anniversary. Yes, this coming November. Yeah. Oo. So, ano ba yung plano natin? Siyempre, yung plano natin noong nakaraan. International na ba? Hindi, pupunta na ba tayo sa ibang bansa? Ipapaalam muna natin yan kay Chairman Ricky. Ano? Yes. Sana naman, sir. Yes. Baka naman po, magbigyan nyo po ang kapatid para sa bayan. Bago ka mga kandidato sa Marikina, may konti namang ambag dito. Ambag man lang. Ay, shoutout nga pala kay Kuya Ricky kasi dapat nandito siya. Kaso lang meron siyang meeting na ngayon sa Zoom. Kaya shoutout po sa mga taga-Rizal ng kuyang ng Rizal. And happy birthday! May nakalimutan na naman ako at naalala ko buti na lang. Oh, yes, yes. Si kuyang Alan Bertuccio. Okay, happy birthday. Happy birthday po ulit, kuyang sir, ng Rizal Travelers Club. Yun. Wow. Happy birthday! Nga pala, gusto ko lang paalala na si ano yung mentor ko kasi na parang second grandfather ko na si Doc Willie Ong. Ayun. Sana mapadaan sa mga pagdadasal niyo po dahil siya ay nahihirapan na po talaga ngayon. Oh. So, siya ay lumalaban sa sarcoma, na cancer. So, nasa ibang bansa siya ngayon, nagpapagamot. Sana. Oh, okay. Sana. Namimiss ko din yung mga vlog niya eh. Oh. Siya pinakamarami na tulungan sa Pilipinas when it comes to me. Kung hindi niyo po nalalaman na mga taga-subaybay, si Doc Willie Ong po at si Doc Arky ay very close friend po talaga. Kaya medyo nakakalungkot po sa ating parte na sinapit po niya. Ano ba ang nag-cause ng sarcoma niya? Stress ba? Totoo ba? Stress kasi nag-aggravate Aggravating, ano yan eh. Pag stress ka, yung parang ano, minaranodaman ka sa katawan mo, hindi mo ma-explain. Talagang everything goes down pag nasistress ka talaga. Has it something to do sa old age o hindi naman? Hindi pa naman ganun katanda si Doc Willie. Hindi lang ma-detect kasi nasa likod. So, pag nag-ultrasound ka, hindi mo maabot yung ultrasound dun sa pinakalikod. So, hindi di alam kung saan galing. So, nung na-detect na medyo... Malaki na, 16 cm. Aray ko. Naku. Mga nabasa ko sa Google, parang ang mataas ng survivability is 5 cm. Diyos ko, edi, sobra na. Namang... Sobrang-sobra na yun. So, sobrang... Patatanggal, hindi na. Hindi na matatanggal yun. Kinikimo na siya ngayon. Ayun. So, siguro papaliitin bago tanggal. Yes. Kasi natutulak na daw yung puso niya, natutulak. Sumisikip. Nakakagulat lang, ano, kasi sa sobrang sigla ng mga vlogs niya, tsaka mga ano, all of the sudden, bigla mo makikita na parang medyo pumayat talaga, bumagsak yung ano eh. Tsaka kahit ulit-ulitin mo yung vlog niya, natututo ka. Totoo. Sa medical sector. Actually, dalawa sila na magaling na nag-vlog regarding sa mga medical. Yung isang, yung mag-asawa naman na nakalimutan ko lang isa eh, si Dr. Glenn. Medical din yun eh. Mahusay din sila magpaliwanag about sa mga medical na... false and talagang nakakatulong. Tsaka yung adviso ni Doc Willie, hindi siya yung kailangan may pera ka. Talagang home remedy na... sabi ng lola ko, sabi ni Doc Willie, i-guide mo yung dumi mo. I-guide mo yung dumi mo. Galing, ano? Sabi ko, guide, tutulak, ganun. Sabi ko, sige, try ko. Ginawa ko nga. Oo. Pag ganun ko, lalabas ko lahat. Ang galing sakit. Ang galing. Oo. Sinasabi rin niya doon na, di ba, pag may lagnat tayo, anong ginagawa natin? Naglalamig tayo. Ginagawa natin, nagkukumot tayo. Sinabi ni Doc Willie Ong, huwag ka daw magkukumot. Kasi kaya ka nga nagaganon, kasi kailangan mo ng lamig para makontra yung init ng katawan. So, magbabad ka sa yelo. Hindi, basang bimpo lang talaga. Talagang basa na malamig. Medyo. Tapos, medyo, mawawala talaga yung sinat mo. Ang galing. Talaga? Ang galing. Dati mali tayo, akala natin. Kailangan din. Nakakuha tayo. So, mga maliliit na bagay. Pero, alam mo, hindi lalala yung sitwasyon mo dahil tama yung ginagawa. Yeah. So, ito is home remedy yung mga ano niya. Talagang pagmask. Without need of spending so much money siguro. Parang ganun. Hindi. Which is talaga nakakatulong sa... lahat. Community talaga. Kalakas community. Po kayo, Dr. Willie Ong. Yes. Kami po ay nagdadasal at nakikibahagi sa inyong paglaban. We will join you in prayer para at least, kung hindi man ang public ay makatulong, at least in prayer. Yes, diba? Opo. It will help a lot. Oo.
Sabi nga nila, ang magaling na doktor hindi mismo yung mismong siya mismo hindi niya magagamot. Oo nga eh. Oo, di ba? Nakaka ako, hindi ko mapasta yung sarili ka. Parang ganun eh, di ba? Magaling ka pero sarili mo hindi mo kayang gamutin, no. Mm. Ay, sa abugas siya. Hindi, kayang-kaya mong ipagtanggol sa rimli mo. Yes. Oo. Sa amin sa dental, magagaling na doktor, mapangit ang ipin. Ganun ba? Di naman siguro lahat. Wag naman natin lahat. Madami, madaming mga before. Na, ano, eh, parang talaga. Hindi ka maniniwala pagka nagpa-check. Oo, oh, pero magaling talaga sila. Hindi lang nila magamot yung sarili nila. Or... Ah, yun lang. Mm-hmm. Yun lang. Shout out po kay Luz Fermin na watching from Moscow, Germany. Oh, oy, lagi na nanonood sa atin si Luz Fermin. Kaya nga. Laging supportive. Thank you. Oo. So, siguro yung konting pahapyaw pa rin, si sana manalo si Mayor Arnel Serapica, matutuklasan natin kung ano yung mga dapat niyang gawin para iakyat yung mga siguro sa kahira sa solusyon ng kahirapan, ng sabi natin ng kalusugan, okay? Eh kung merong graping corruption, paano, hindi naman yan natatanggal eh. Paano susupilin o lilitan, mas maliit ang mga korap, o sa larangan naman ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang bayan, ano yung gagawin niya sa larangan ng negosyo, kung paano niya paigtingin yung mga sabihin natin yung mga maliliit na negosyante para hindi naman sila kainin o talunin ng mga naglalakihang negosyante, para turuan sila para maging self-reliant. Hindi lang kasi, di ba, alam naman natin na kung hindi ka ma-employ, hindi ka magkaroon ng trabaho, mas maganda magnegosyo ka na lang ng sarili mo. Kahit napakaliit, meron pa rin kita. May sarili ka. May sarili ka, oo. Oo, hindi mo ka man makakuha ng trabaho mo, at least may sarili ka. Tsaka yung mga kaugnayan nila sa karatig bayan. Mm-hmm. Katulad ng Quezon City, Pasig. Yan, ano yung kaugnayan? Tungkol naman sa problema ng trapiko, yung mga koordinasyon. Alam naman natin ang Pasig, hindi na talaga nawawalan ng problema. Tagig na lalo. Tagig na lalo daw. Oh, kasi dahil dun sa pag-unlad, yung mabilis na pag-unlad. Mm-hmm. At alam naman natin, ang Tagig is one of the most expensive now, yung pagbili ng lupa. Real estate. Real estate. Napakamahal na po sa Tagig. Oo. Meron nga dyan, umaabot na ng 800,000. Per square? Per square meter. Yes. Oh. Sabi naman. Siyempre sa ano yan, sa BGC area, sa kung saan na. Actually, hindi nga lupa yun eh. Sorry to say that. Kondo pa yun? Kondo yun, no? Oh, airspace. Oh, airspace pa, oh. Correct. Mabigat, mabigat talaga. So, yun yung mga siguro susolusyonan ni incoming mayor kung ano yung gagawin niya para hindi naman mas lalong malugmok sa kahirapan yung mga... Biruin mo, parang studio type na ba, na condo. Parang 80, 20, sabihin mo lang 20. 20 million. Eh, oo. 20 square meter times 800, eh, mga ilan yun? Mahina tayo sana. 10M, eh, 24 square. So, mga 20 million yun. Ganun ka, kabigat. Studio type. Kabigat, oo. Actually, sa alam ko, ah, pagkakaalam ko, yan ang pinakamahal. Mas mahal na ang Tagig kaysa sa Makati. Oo. Kasi ang Makati, 'di ba? Alam naman natin na medyo nababaha pa 'yan. Pero ang Tagig. Hindi. Kasi 'di ba, katulad nga na sinabi mo, napakaganda ng kanilang sewage system ng Tagig. Correct. Napakalalim, ano? Yes. Talagang inayos. Inayos sa lugar. Yung malaking bagay doon, yung community. Sabi nga nila, Kuya. Talaga yung kasi ano natin si Kwan eh, si Engineer Jimmy Pakanan. Kaya daw mag according to him, kaya daw mag-establish ng building up to 60 or even 80 floors. Ganun kaganda yung... Ganun kaganda yung ilalim, lupa. Yung adobe niya. Oo. Kumpara sa Makati. Sa Makati medyo okay malambot din ang Makati. Malambot. Oo, mas hindi naman malambot, pero matigas na ang Makati, mas matigas pa ang Tagig. Oo. Kaya
Ay, abangan natin yan para... maikwento, no? Pero ito, nabasa ko lang din, kanina palang umaga ay pumutok na naman ng Taal Volcano. Oh? So, ngayon lang din natin ito nalaman na, na ilang beses din na pumutok kanina daw ang... Buti hindi ganang kalala. Mm-hmm. So, kumusta yung mga karatig na ano tao na nandun sa mismong bundok? Pinalikas na siguro. Bali, umabot daw ito ng ano ng isang oras hanggang 3 minuto ang haba ng paglindo ay ng pagputok, no? Well, oh, eh, pag pinutok naman, Kuya Jopi, may lindol yan. Oo, kaya nga. Eh. Pero hindi na itala. Wala namang nabanggit kung ilang... May ash din, Kuya Jopi. Meron siguro. Pero hindi na ano dito na ulat dito sa ating nabasa na... Ba yung huling ano? Tutok. Medyo matagal na, 400 years. Hindi, yung mga paunti-unti, ano lang yan eh. Yung one time, umabot dito yung lahar. Sa bagay. 1991. 91 yan. 2021. Yung naging ano, yung naging inawala yung tubig sa gitna ng ano. Parang ganun nga. Ayun na tuyo, yung sulfur. Sumabot dito yung lahar. Lahar. Tama. Abo lahat. Well, sana hindi tumuloy. Kasi kawawa naman ang mga ano doon, kabuhayan. Lalo na yung mga nasa gilid ng bundok. Mm-hmm. Ang ganda pa naman puntahan yun. Last time eh. Oo. Ang ganda puntahan yun eh. Doon sa mag-trekking ka, mag ano ka doon. Pero mas maganda pa rin yung trekking dito sa may Tarlac. Oo nga. Ipopromote ko lang ulit yung ano. Yes. Pero bago natin ipromote yung ating ano sana, magta-time check muna tayo. 7:24 na gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, magandang gabi po, Pilipinas ulit. Well, andito welcome na po ang back, ating back. Yes. Andito na po ang ating guest at sa less than a minute on air na po siya. Prepare lang po siya. Prepare lang. Pero habang nagpe-prepare po at papasok na ang ating guest ay babatingin ko lang po ng National Family Day for this day. Kaya po maganda po ngayon ang ating araw kasi ngayon pala ay National Family Day. Thank you very much po kay Ma'am Ina sa inyong pagpapaalala sa ating programa at kayo po ay aming haligi ng Kapatiran para sa Bayan. Maraming salamat po. Okay, so without any further ado, andito na po ang guest natin, no less than Mr. Arnel M. Serapica, former Congressman Taguig City. Yun. Magandang gabi po, Sir Arnel. Magandang gabi, Attorney Jerry at ating mga kasama. Si Kuya Arki and Joby. Doc Arki and Doc Joby. Okay. Siguro ang tanong ko po, kasi medyo may mga issue sa Taguig na yung portion ng Makati, which is yung... Embos. Yeah. Napunta na ng Taguig at parang balita ko nawala yung kanilang mga pribileyo. Mm-hmm. So meron po bang magagawa tayo doon, Sir Arnel? So tama ka, Attorney Jerry, yun ang mga iniiyak ng mga kasama nating mga naging taga-Taguig na embos. Correct. So sa akin po naman, sa aking pong pananaw, kaya namang ibalik yung nawalang pribileyo na galing sa Makati dahil based po sa when it comes to budget. Opo. Ang budget po ng Taguig ngayon nasa 2024 is 21 billion. Wow, laki. Compare sa Makati which is 21.1. So difference of 100 million. 100 million. 100 million. Okay. So tingin ko naman kayang-kayang ibigay da tao yung mga nanawala nila. Mga nawala, opo. Pero ano po ba proseso nila para maka-avail sa Taguig? Baka kasi iba yung proseso sa Makati, sa proseso sa Taguig. Malaki, pagkakaiba. Okay. Oo. Kasi sa Makati, pag nagkasakit ka, diretso ka lang dun eh. Okay na eh. Papasok ka lang, paglabas mo, okay na. Okay wala na. Kang babayaran. Wow. Tsaka may mga nasakop ngayon ng Taguig, which is yung mga hospital at tsaka mga eskwelahan. Yes. Oo. So, may mga programa po ba tayo na siyempre, gusto ng mga nasa embos na ma-avail pa rin yung mga benepiso na nakaatang sa kanila. Mm. Katulad doon sinabi ko, Attorney Jerry, na yung budget natin, hindi naman naglalayo. So, kaya natin. In fact,
sinilip ko rin yung budget ng Makati kay sa mayor's office, mayor's of salon. Parang nakita ko na 1.7 billion yung pondo niya. Wow. Like sa amin, opo. Nakita ko is parang correct me, 6.7 billion. Wow. Napakalaki. Napakalaki. So, yeah, mayor's office alone, ha? Oo. Budget ng 2024. Matalaki ng difference. I don't know. So, pwedeng yung isang billion doon, ilagay na doon yes, sa campus. So, that's why, yun ang sinasabi ko na kung ako yung papalarin o may awa ang Panginoon at tayo magbibigyan ng chance na manalo, hey, I'm willing to cut the budget. Wow. Pero patuloy nga, Congressman, yung sa Makati, papasok ka lang. Paglabas mo. Wala ka nang babayaran paglabas. Ganun talaga sa sila. Ano sinabi mong malaking diferensya ng pagdating? Sa Taguig kasi, alam mo, wala na ako yung sa politics yan, ngayon. No? Eh, talagang marami nagsasabi na ultimong pang x-ray, pang ultrasound, wala eh. May bayad. Wala, as in wala. Sa labas Taguig yan, sa walang makina. Yeah, sa labas ka mag-ano. Walang machine. Wala. Kaya nga sabi ko is, open ako. Yes. Talagang yung 21 billion. Nahamon ko nga yung mga kasama ko sa Taguig na kung mabibigyan tayo ng chance, gusto ko transparent. The whole budget, i-open ko sa public. Wow! Wow. Yun ang maganda. Transparent. Parang 200 million lang, kaya mo nang bilhin lahat ng mga... Actually, attorney, makikita nyo rin doon. Doon sa budget ng nakaalat sa Taguig Pateros alone, ha? Opo. 2 billion. Isipin mo. Laki. 2 billion, ha? Regardless pa yung 1.7 billion na health office. Health office. So, 3.7 for health alone. Pag pinag-usapan. Kaya, natanong mo nga sa akin, Attorney Jerry, yung universal healthcare. Yes. Ito, kayang-kaya dito. Kayang-kaya. Kasi yung, hindi mo na itatanong, si Gob Tamayo, kaibigan natin, 3.8 billion lang siya. Opo. Pero ang mga tao doon, pag nagkasakit, hindi na hinahanap ang mga politiko eh. Yung gusto ko dito. Hindi na hanapin yung mayor. Basta diretso ka. Diretso. Galing. Hindi mo na kailangan magsuli. Kaya ako, bilib ako doon kay Governor Jun Tamayo eh. Okay. Tsaka yung ano, kung sakali, sir, yung alimbawa, yung mga karating buok natin, sana naman, kahit papano, mabakaginan. Meron baka rin kayong mga programa. Let's say, ito yung EMBOS, may mga karating pook tayo na medyo apektado rin. Basta ako, ang concern ko is lokal. The whole Taguig. The whole Taguig. Yeah, the whole Taguig. Period. Okay. Hindi naman yun, baka sabihin nila, sa EMBO ka lang nakakonsentrate. No. The whole Taguig. Ano ba ibig sabihin ng EMBO? EMBOS. Yun yung mga barangay. Pembo. Yeah. Ano ba? Meron po bang third po? Resal, South Sembo, Kumembo. Pangalan lang ba ng barangay yun? Yeah, mga barangay. So, hindi naman po acronym yun, yun. Barangay niya. Part ng ano yan na sa Arnel, Bonifacio dati, parang ganun. Yung mga... EMBOS? EMBOS. Part. BGC. Part yan. Sayang nga eh. Ako naman, ito personal opinion ko lang naman. Kung tayo man ay, kung nung time na pinalad tayo, as my, siguro personal opinion ko, mas maganda sana kung nagkaroon na lang ng tawag dito yung settlement between Sangguniang ng Makati at Sangguniang ng Taguig. Para nang sa ganun. Kasi may law, sa local code natin, na merong land dispute. Yes. So, through Sangguniang, hindi na sana nagkaganyan yung problema. Kasi sa totoo lang, nire-reklamo ng mga Makati is nakaigaan na sila sa kami. Sa totoo lang, tama naman. Mm-hmm. Ang sarap ng buhay nila ngayon. Because of the decision ng kataas-taas ang hukuman. Nakakalungkot. Dahil may issue pa. Kaso, nandiyan na yan. So sabi ko nga, yapusin na lang natin lahat. At sabi ko nga, sa laki naman ng pondo, kaya naman natin. Correct. Kasi lagi ko sinasabi, kahit naman kaano karami yung pera, o may pera ka man, hindi mo naman dala sa langit yun. Tama po. Diba? True. Ipamahagi. Sa mga nangangailangan. Masarap yung legacy na tumulong ka sa tao. Ano madadala mo? Ilan po ba yun na, Sir Anil, yung sinasabi natin mga EMBOS? Yung mga 10 barangay. Which is mga 325,000 bonus. Medyo malaki. Malaki, oo. At ang the whole Taguig, ilan po ang
constituent? More or less lang po. Yung voting population is mga 500 siguro. 500. So sa population is mga 800. Halos ano, no? Halos sa kumalahati doon sa entire population ng ano, voting population ng Taguig. Oo, so talagang kailangan nila talaga yung ano, yung mga benepisyo. Tama naman. So kumusta naman po yung mga sa kapayapaan? Ano po ba yung mga agenda nyo tungkol sa kaayusan at kapayapaan? Kung kayo po ay maluluklok bilang ama ng Taguig. So siguro talaga mayroong proper coordination sa Chief of Police. Yes. Yan ang importante kasi unang-una, ibigay mo lahat yung kanilang logistic para sila makapag-perform ng maayos. Importante kasi yun eh. Kasi pag hindi maayos yung pagbigay mo sa kanya or iniipit to, I don't know. Pero kung maayos kayo, yung parang yung harmony nyo mas maayos, ay sigurado lahat ng magiging yung peace and order mas magiging mas maayos. Parang ginagawa sa ano, very transparent. Pupunta sila mismo doon sa area. Hindi yung nakatambay lang sa police station. Oh, talagang pupunta sila sa ground. Kung walang mobile, mahirapan talaga sila. Yeah. Mag-ikot-ikot. Hindi, tsaka maganda yung, ano, yung samahan nyo. Importante kasi sa parang barkada eh. Yes. Hindi ko mo, ikaw mayor, narito ka. Hindi, dapat partay lang. Yes. Hindi nahihiya. Ah, di ba? Yan ang kasi doon tayo galing eh. Sa edukasyon naman po, ano po yung mga programa na education, pinag-aaralan ko rin kasi yung hindi nyo na itatanong, ang Paranaque is 12 billion ang pondo yata. Kasi ninong ko yung dating mayor dyan eh, saka sa si Edwin Olivares. Pero nakita ko doon na ang estudyante from kinder to high school may allowance sa 500 pesos. Wow. Di ba napakaganda? Lahat. Monthly. Monthly. Yeah. Public. Yeah, public. Ganda. No? Dami nun. Pero take note, 12 billion lang yun. Compare sa Taguig na 21B. O, isipin mo. Doble. Sa Taguig, anong benefits? Walang ganun eh. Kaya yun nga gusto kong i-open eh. Wow. Kumbaga ibahagi lang yung pondo, hindi tinatago. Dapat parang daming kayang gawin. Oo, kaya nga 12 eh. Pagpunta ka sa mga lugar, bakit parang hindi billion yung budget nito? pati yung mga school po, sir, sa Arnel, yung mga, alimbawa, University of Makati, University Taguig State University, mga ganun po. Yung school namin, nung time naman ako ng congressman, marami rin ako na ito yung mga school buildings from grade school to high school. Opo. Ang nakikita ko lang talaga ngayon, yung TCU. Kasi marami nag-ano din na bakit daw yung anak niya nag-take ng exam sa UP, sa PUP, pero nung nag-take sa TCU, bagsak daw. Pero pasado sila sa ano. Kakaiba yun. Pass ng standard. Sa UP, pasado, pero sa TCU. Kasi siyempre, yung mga magulang, hindi kaya magbigay ng pamasahe. Kaya, pinipilit nila sa Taguig lang. Yes. So, inaaral ko ngayon yan, ano ba yung nagiging problema? Baka ba kulang ng school buildings, mga rooms, or professor. Mm-hmm. So, yun ang tinitingnan natin para mas ma-accommodate ba yung mga katulad ng mga nagkukulang na. Makapasa ba? Kasi ako, as much as possible, kung magpapasok ang taga-Taguig, pagtaken mo na exam. Yes. Pero not necessary para makapasok ka. Kaya natin pagtaken na exam para makita natin saan mamagaling to. Yes. Di ba? Assessment. Yan. Yeah. Kung magaling sa math, pwede ka sa engineering. Di ba? Kasi priority yun eh. Taguig eh. Assess lang. Pero hindi pwedeng ibagsak. Tama po. Oh, ako yun ang nakikita ko eh. Yes, yes. Tama yan. Ganun din yung university namin. Parang improve man as a man. Yeah. Sabihin mo, hindi mo improve yung magagaling na. Yes. Eh, syempre. Oo, improve mo. Kahit sino man yan, kung ma-improve mo yan, mas maganda. Yes. Correct. Saka yung hindi nagnaano ko eh, dahil sa lalo sa mga teachers, na sana yung tingnan nila, hindi lang yung magagaling na estudyante, dapat mag-concentrate din sila sa tulad din sa amin na yung nagpuporsige. Yes. Baka may tanong kayo. Ayun, regarding naman po sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa Taguig, ano naman po ang ating programa? Ang naisip ko dyan, ako hindi man ako bugado eh, si attorney. Initingnan ko yung true cooperative. Mm-hmm. Baka pwede nating matulungan yung mga
kababayan kasi hindi nyo na itatanong. Ako, nag-start ako from zero eh. Talaga lang malakas sa loob ko eh. Ano ko eh, driver ako ng jeep, nag-aaral ng college, nagko-construction ako. So, nag-negosyo lang ako. Nag-construction, paras daan. So, gusto kong i-apply ba na kung nakaya ko, bakit hindi doon sa mga taga? Eh, in the first place, ako yung mayor, akong may right to disburse the money para maitulong natin sa tao, di ba? Mm-hmm. Why not? Yes, yes. Suportahan lang yung mga nagpupursige. Lalo na yung mga maliliit na negosyante na gustong kung walang makuha ng trabaho, at least magnegosyo. Yeah. Yes, oo, tama. Iba yun eh. Iba yung importante dun, yung oportunidad. Oh, tsaka yung pagbigay ng tulong man lang sa galing sa gobyerno. Yes, yun. Which is yun yung kaya niyong ibigay. Kaya. Yun. Sa laki nga eh. Ano yung mga sample na tulong na pwedeng ibigay niya? Itong time na counselor ako, yung dating mayor dyan, merong mga CDU ko tawagin, yung maliliit na tindahan. So, pwede nating apply, pero sabi ko nga, yung, like for example, yung, kasi sa dami ng estudyante ngayon, nadagdag pa yung EMBO, ang daming uniforms. Yes. So, naisip ko yun na bakit hindi natin i-consolidate lahat yung mga mananahi sa Taguig. Mm-hmm. At hatiin natin ba through kooperatiba na malayo pa lang yung ano, kayo na yung manahi. Yes. Di ba? Kaysa natin, i-order pa natin kung saan-saan, dito na natin. Sa inyo na? Yeah. Sa Taguig na? Makakatulong pa na at makapag-generate ng trabaho. Trabaho. Oo, kasi trabaho. Ang galing, ano? Kung kaya mo naman mga tao mo mismo dun. Yes. Tsaka, kine-encourage ko rin yung mga katulad namin na contractor na marami naman magagaling dyan eh. Pasado, civil engineer, electric. Sumali sa bidding. Kung meron ng bidding sa Taguig, bigay nila yung best nila. Kasi ang point ko, pag ang nanalo taga-Taguig, ang trabahador taga-Taguig. Di ba? Tangkilingin. Ang tangkilingin natin. Oh. May economy. Yeah. Hindi mo nilayo yung pondo mo, pero nandun lahat, tinuruan mo sila eh. Na, alam mo, mentas tinuturuan mo magtrabaho yung mga tao, mas nababawasan ang trabaho ng gobyerno eh. Kesa hindi natin tinuturuan na lang na ito na lang, upo ka lang dyan, ganito lang. Ano, ang pangit eh. Hindi. Bigyan mo sila ng ano, pagkakataon. Talents. Yes. Pagkakataon. Yes. Oo. Tapos ikaw, ano ka na lang, taga-supervise ka na lang. Yes. Oo. So magandang usapan natin. Pero kailangan tayo mag-time check at break po. 7:46 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama po rin natin si Arnel M. Serapica, isa pong dating kamera de representante ng Taguig City. Sige. Lang natin yung mga unting comments na sobrang mabilis. Toto Ismael, Dinya Regado, Ran Bautista, Emily Petogo, Big Boy Andal, and Nor Benito. At sila daw po ay mga solid AMC supporter. Nice. Ano ba AMC? AMC is Arnel. Si solid talaga sila. Menjola. Menjola. Ang galing mo daw, idol AMC. Sa'yo, kuya, lahat 'yon. Madami pa, madami pa. Matatapos tayo, hindi matatapos 'yan. Tapos banggitin yung iba dito. Kumusta naman po Sir Arnel yung inyong health, kalusugan para maglingkod sa bayan ng Taguig? So far okay naman tayo. Regular tayo nagba-basketball. Wow. Naku, mukhang ito yung magiging ano ng mga taga-Taguig, basketball. Yeah, mahilig yung mga taga-Taguig. Kailangan maibalik yung ano, liga. At ang kagandahan kasi, Tony, wala tayong bisyo eh. Ayun. Wala tayong alak. Wala tayong sigarilyo. Talagang clean living ba? Clean living. Kung okay lang po sa inyo, ilang taon na po ba tayo? Actually, ako 1965, 59. Yeah, sinasabi kasi nung asawa ko, huwag mo raw sabihin na 58, ay 59. Kasi pag daw yung 9, end up ano daw yun, numbers. Either 58 or 60. Hindi mo lang. Yung 59. 58 lang. So ito yung sa mga Chinese eh, ito yung katulad. Maganda yung 8. Pag basketball ba? 15. Wala kasi ba? Makatalo pa tayo. Nakakadalawa laro pa ako. Wow! Patindi. Patindi. Whole court pa. Whole court. Wow. Yes, yes. So, ano po yung tagline nyo po? Meron po ba kayo sariling motto, slogan sa Taguig? Ako, based kasi sa akin, sa kinalakihan ko, ang lagi ko sinasabi na
Basta ano ba yan? Basta may pangarap, kahit mahirap, magaganap. Ayun. Wow. Saan mo pinagbasihan to, ano, Kong Chrisman? Doon sa experience ko mula bata. Sabi ko kasi, sobrang hirap namin nung araw eh. So, yun ang tinuturo sa... Yung prueba. Yeah, yung sabi ng nanay ko, go lang. With God, all things are possible. Tanda mo rin. Wow. So, yan din ang gusto niyo ipamahagi sa mga Tagigenyo. Yes. Tagigenyo po ba ang tawag? Tagigenyo. Tagigenyo. Kasi alam niyo kung paano umangat mula doon. Yes. Yes. Ay, madali niya may ibibigay. Oh, kaya niyong i-share yun. Yeah. Yung paano kayo umakyat sa ganyan. Yeah. Oh. Tsaka maganda kay Sir Amel, eh, pinapamahagi niya yung success story niya sa tao. Hindi yung dinadamot ba? Actually, ang Christmas bahay ko, every Christmas, open. Wow. Since 1990s. Ha? Natigil lang ako nung COVID. Paano open? Paano? Kasi nung gate mo naka-open. Yeah. O, kasi nung galit lang ako eh, nung wala akong ninong at ninang, isa lang. So pag tapos na ako mamasko, wala na akong mapuntahan. Mm-hmm. So maghanap ako ng bahay na pwede kong mapapaskuhan na open din. Ah. So nung sinuwerte tayo, in-open ko yung bahay. Inamahagi niyo din po sa... Tuloy yun. Nung COVID lang natigil. Mm-hmm. So 8 o'clock, hanggang 2 o'clock, mga 4,000 to 5,000. Saka na ang nakapila sa bahay ko. Ay, mo. Oh, nakapila mga tao. Ang dami. Gusto kayo mga kapitbahay. Masaya. Oh, ganyan po pala, kaya kamahal kayo ng inyong mga supporters. Oh, yung mga to, ito mga, pala, kayo po pala, mga solid na AMC family. AMC yan. Family. Ang mga Serapica po ba, sir? San po ba ang mga roots nila? Talagang actually, ang Serapica kasi talaga is from Binangonan. Mm, yun yung father ko eh. Opo, opo. So yung Mindola, yun ang mother ko na talagang lihito mong taga Tipas, Taguig. Oh. So 90s pa kayo nasa Taguig? Oh, since birth? Since nung birth. Grade school ko, sana ako sana eh, Binangonan. So doon ako nag-high school, elementary, hirap ang buhay doon, CR eh. Tala kami sa dagat, sa bundok, okay na yan. So nung nag-high school ako, dinala kami ng mother ko dito, nakatira kami sa tiyahin namin. Nakitira kami. So, pagkatapos naman nung high school, yan, nag-ano kami. Working student talaga. Mm, wow. So, ilang taon na talaga ang Taguig. Ay, oh, tagal na. Bisado. So, doon ako namamasko nung time na yan, pag ginadala kami nung nanay. Kasi nagroon kami. Mm-hmm. Wala akong mapapaskuhan eh. Kaya sabi ko, ngayon swerte ako, babalik ko sa tao. Wow. Kasi hinahanap ko yung sarili ko nung time na yun eh. Uh-uh. At alam nyo, doon ako napili politiko eh. Wala kasing politiko sa Serapica. Ako yung first na napasok sa politics. Uy. Wow. Wala, wala. Wow. Ganun po. Ako yun. So nagsimula po kayo bilang konsehal. Konsehal. Ayun. Three-termer po. Yeah. Tapos sa congressman, three-termer yeah, din po. Three-termer din. Talagang mahal. Ayun, mahal, no? Ayun, mahal na mahal talaga. Kumbaga, graduate ka sa tatlong ano terms. Oo. Bihira yun. Ibig sabihin, mahal ka ng tao. Oh, hindi ka naman marire-elect. Yes, yes correct, kung hindi correct. Ka magaling. Correct. Well, siguro, hindi man tayo matatapos man tayo, Kuya Jerry, Kuya Arky, eh, bigyan natin ng mga speech na maganda si Sir Arnel para naman bago matapos. Sa kung ano yung saloobin nyo na mensahe sa mga Tagigen nyo po. Mm. Salamat, Jerry, sa inyo. At okay. Siyempre, sa mga aking mga kababayan sa Taguig, including the Embos, narito po, huli at lalaban para at least may choice kayo. At ako naman lumalaban, hindi dahil sa sarili ko, kundi para po sa inyo. Hanggat meron akong nakikita na hindi ko gusto at mas kailangan ko pang i-improve, patuloy po tayong lalaban para po sa kapakanan, hindi lang natin, kundi yung sa next generation. Mm-hmm. Yun lang po. Ganda, ganda. Oh. Oo. So, yun ang inaabangan ng mga Taguigenyo. Yes, madami. Oo. Oo. Siyempre, baka po makalimutan yung batiin po ang inyong may bahay. Baka hindi kayo papasok. Personal naman, yung personal request lang. Personal po. Siyempre, binabati ko yung aking asawa, si Janelle Serapica, at yung aking mga anak, si Rina, si Francis, si Casey, si Aston, at yung aking bunso, si Bella. Yun. Wow. Nasa Taguig po lahat. Nasa Taguig po lahat. Galing. Happy watching po and viewing sa inyong dyan, sa Taguig. Opo. Ako naman po, binabati ko si Shane, Emil, and Iya.
Pabinabati ko ang aming pamilya, si Doc Willie Ong, ang aking lola, si Mama Linda. Soul searching siya kasi ngayon. So, dala kami pag gusto niyo umuwi. Yan po. Si Jeannie, baka makalimutan mo. Pamilya. Si Jeannie, Avery, and Sage. Siyempre, babatingin ko din na aking pamilya na nasa labas ng bansa na nakikinig at nanonood live. Sa labas ng bansa po ito. Maraming salamat po kay Ethel, Mikay at Maya and Caleb na nanonood at nakikinig po sa amin ngayon. Siyempre, babatiin po muna natin ang mga tech. Ang mga tech? Yes. Oo. Asa na yung tech? Asa na yung tech natin? Bago yung next program. Oo. Bago yung next program, babatiin muna natin yung mga nasa loob ng ating technical assistance. Maraming salamat. At least, hindi tayo mabubuo nito kung hindi wala sa kanila eh. Yes. So, yung mga tech engineers and so on. Mm-hmm. Pero siyempre, ang pinakakaabangan after ng Kapatiran para sa Bayan, next program ay kay Pangga Ruth Abaw live with Miss Nika Abaw. Yun. Babalik po ulit ang Kapatiran para sa Bayan next week. Magandang topic na naman po tayo. Maraming salamat po. To God be the glory. To God be the glory.